Hi guys, morning. Bago pala ako mag-unboxing ng mga i-unbox ko, unahin ko na muna pala i-shoutout yung mga dapat kong i-shoutout at saka pasalamatan. Unang-una yung mga ka-team ko sa YouTube Live. Yung team ko sa Team Chuchay Organic, ang admin si Sikal Anneli, Kila is Life 29, Samsam Sumsum, K-Popcorn, Food and Light, Lawrence Bea, Barbie Belliao. Sa mga hindi ko nabanggit guys, pasensya na kasi hindi ko kabisado yung mga account o mga pangalan. Kasi bibihira din naman ako makapasok sa team natin. Bali, nag-sync lang sa isip ko yung mga naunang mga nakilala ko, tapos marami lang mga member ngayon, di ba? Shout out lahat sa mga Team Organic at saka sa isa pang team, ka-team ko sa Team Kimchi, na dito lang sa Korea lahat ang mga member. Si ang admin namin si Meds National, salamat sa pag-accept at pag-add sa group sa mga kasama namin, sina Biancar TV, Echo Russian. Hindi ko rin kabisado yung mga iba, lahat ng mga kanin ko dyan, mga active, thank you sa inyo, thank you sa pag-play nyo, sa pag-thumbs up pagka meron akong ina-upload o sinisend na new video ko dyan. At saka doon sa isang sa team master na admin namin si Alina Bradias, thank you sa iyo sis. At saka pala kay Clay Ramis, ang aking kumare na lagi nagpi-play, siya nag-post na ituloy ko din yung aking pag-vlog kasi nasa kalagitnaan ako dati, tinamad ako, kaya ngayon na-monetize ako, play din siya lagi katulad ng mga lahat ng mga ka-team na nakasama ko. Ngayon monetize na ako. Kay Josie Cabasis din, na dating lagi kami nagkaka-banding din sa mga LS niya na binibisita ko. Ako bali mag-start pa lang ako mag-LS nito kasi may mga gamit na ako. At thank you din pala sa kumari ko na nag-setup ng aking computer, na naglagay ng mga icons, si Jaisel Suarez, na shoutout din kay Ninang Peli, na wife ni Biancar TV, sa lahat ng mga nag-play sa akin, at laging nanonood ng aking mga ina-upload na video, thank you very much guys. Maraming salamat. Abangan nyo yung mga susunod kong video. Pagkatapos na itong pag-shoutout ko, kasunod na nito yung itong unboxing ko sa nabili kong laptop. So, thankful din ako kay Maring Jensel Suarez, na asawa ni Francis Suarez. Manugang ni Biancar TV. Siya yung nag-setup ng mga icon sa aking laptop, saka nag-download ng mga kailangan kong gamitin. Sa susunod, Mars, thank you very much. Big shout out sa iyo. So guys, ang susunod nito ay yung pag-unboxing ko sa aking nabiling notebook. And then dun sa isa ko pang mas nauna kong nabili, pero sabay ko na siyang i-unbox, yung Osmo Mobile 3 Combo. So guys, kasunod na nito. Shout out sa lahat and God bless.
shoutout din pala sa aking wife na si Helen Grace Ocampo at sa aking dalawang anak na si Lorraine Nicole Ocampo and Christine Grace Ocampo. Yun nga, guys, meron ding account yung anak ko, Grace Ocampo TV, ang account niya sa YouTube. Big shoutout sa inyo. Keep safe lagi dyan. Study mabuti. Kahit na online lang yung study nyo ngayon, pagbutihan nyo. Para at least nairawas yung pag-aaral nyo. Mag-iingat pa lagi. Huwag maglalabas. Huwag lumabas, mag-mask. Mahirap na ngayon kasi mayroong virus. So, mag-iingat kayo palagi dyan. Nandito lang si Daddy. Sisikap para sa future nyo. Kaya, eto, mag-vlog. Sana mag-success someday. Sarang ngayon. Hi guys! Morning! Ngayon, mag-unboxing ako ng binili kong Samsung laptop, notebook. Kasi hindi ako makapag watch to watch sa mga mga friend ko sa YouTube. So isiningit ko na siya sa akin budget para maka-help sa akin. Minsan kasi ang hirap kung cellphone lang ang gamit, di ba? Hindi ka pwedeng mag-play or sa laptop kasi pwede kang mag-play ng mga 3 o 4. Sa cellphone talagang 1:1 lang. Kaya decide akong bumili ng Samsung laptop notebook. So ito siya. I-unboxing mo ngayon. Siyang bag yung bigay nung lahat naman pala ng laptop nito. Ito pala yung print niya, yung ibang tawag dito, wireless na na mouse. Tapos may mouse pad na libre din. Ito yung bag. Ito mo na natin dito yan. And then isa-show na natin itong itong notebook. Marunong pa kaya akong gumamit na ito. 8 years na akong hindi gumagamit ng laptop. Puro cellphone lang. Mula nung nung lumabas ang mga smartphone. Dati kasi guys, meron akong desktop. So, nung umuwi yung misis ko, kasi dati magkasama kami ng misis ko dito sa Korea. Dito na rin kami nagpakasal hanggang nagkaanak. Tapos, nung 2012, umuwi sila ng baby ko. So, pinauwi ko din yung desktop. Tapos, later on, lumabas na yung mga, diba? Mga uso na yung mga smartphone. Kaya, ayun, puro cellphone lang. Pati yung laptop ko pinauwi ko din. O ngayon lang ako nakabili ulit. Kasi nag-YouTube. Nag-vloggers. Ito nga pala siya. Yan. Samsung notebook. Kaya nakasig pa siya. Pero nabuksan na to guys kasi nung binili ko siya, so pina-setup ko siya dun ng kasi dito sa Korea ng mga notebook nila naka-Korean, so pina-change ko siya ng Korean, and then
dahil matagal nang hindi gumagamit ng notebook. So sabi ko, lagyan na ng mga kailangan nilagay, katulad ng mga antivirus, yung mga micro office, at saka lahat pinalagay ko, pati yung ano ng Facebook, YouTube, basta kung ano yung kailangan, sinabi ko dun sa ano, eh magaling, mabilis, alam niya na lahat. Sa bahay ko. Show ko siya. Pero ano, saan na sa kaya na tuluran. Ayan. Meron siyang ano. Ito yung cord niya. Adaptor. Ano siya. Nakaano pa talaga. Pero nung ano, before, nakakit din akong bumili doon sa mga second-hand kasi mas mura. Kaya lang later on napag-bisip-bisip ko, pag bumili ka ng second-hand, hindi mo alam kasi yung capacity nung bibili mo second-hand kung gaano nakatagal na gamit yun. Siyempre, pag second-hand, yun nga eh. Pag madaling matira tapos wala nang warranty. Hindi katulad ng ganitong brand. May warranty siya ng 1 year. So, matagal bago. Tsaka sigurado kang ano, ikaw pa lang ang unang gagamit, di ba? Ayun, ano pa siya? Sabi natin. Kulay white siya, guys. Ayun, nipis na. Diba? Dati kasi makakapal pa yung mga ano eh. Mga notebook. At saka, excuse, yung battery niya, built-in na rin parang sa cellphone. Hindi katulad dati noon, ang notebook noon, yung battery niya, yung mahaba na nandito. Yung natatanggal siya, di ba? So ito, built-in na rin. Wala nang tanggalan ng battery. Parang cellphone naman. Ganyan pa siya kanipis. Pinagpilian ko guys yung ano, kulay black or white. Kasi pag yung black, explain sa akin nung seller doon. Pag black kasi, konting alikabok lang, nakikita mo talaga namumuting na. Tapos pag tinatch mo siyang ganun, yung fingerprint mo, litaw na kagad, makikita talaga. Hindi katulad na itong puti. Malinis ng tingnan, yung kahit na hawakan mo siya, wala siyang nagmamark. Hindi bumabakat kung ano yung pag-awak mo. Yung itim kasi pag ganyan mo, nandyan na yung mga yung mark ng kamay mo. Bakas. Ayan. Close ko lang to para gawing patungan. Okay, manipis siya masyado mababa. Patong ko siya. Para pag gano, pag nag-LS ako, pwede na akong magpa-games ng WS. Kasi may pang-play na. Kasi minsan pag, ano, pag nag-LS ka, tapos wala kang pa-games, parang boring, di ba? Eh, hindi ka naman makapagpa-games kung wala ka naman pang-play. Hindi ka makapag-games pala ng ano, WS kung wala kang pang-play, diba? Yan. May libre pa siyang patungan, diba? For the meantime, hindi mo na makakabili ng ano, ng blower na patungan. So, ito mo ng box. Yan. Open na. Ganda siya. Open to. Ay, lobat. Charge ko muna.
But kasi nung inopen pala doon, inopen siya gamit ang battery lang. Sinet up siya ng English at saka dinando, sinadownload ko yung mga gusto kong ipalagay. Mahirap maghanap ng mag ano, lalo na dito sa Afro. Charge na siya. Battery low, ba't siya kami na? Tsaka ito pala guys, ano, pinili ko ano, 8GB siya para marami kang masasave. At saka ano na siya, Core i5. Intel Core i5. Pag malapitan yung salamin ko, malapit. 10 ano to? 10 generation siya. Intel Core i5 10 generation. Ito yung mga bagong labas. Kasalamin ako guys kasi pag malayuan medyo blurred na yung tingin ko kasi. Okay, alam mo na pag nasa 40 ka na, ayan yung mga mata dahil nagiray na si cellphone, ito magla-laptop pa. Hindi po pwede sa isang araw hindi ka po pwedeng hindi mag-cellphone, di ba? Lahat tayo ganun. Kahit sino sa panahon ngayon, cellphone is life. Pag wala kang cellphone, boring ka. Ngayon nga ang daming cellphone eh. Tulad ko, cellphone ko tatlo, isa, dalawa, tatlo. Tapos meron pang ano, laptop. Kahit yung mga bata ngayon eh, kahit mga anak ko, misis ko, dalawang cellphone ang gamit nila. Pag nalobat yung isa, may pampalit sila, di ba? Kaya, eh malapitan. Pag malapitan, tinatanggal ko siya. Pag matagal ko naman siyang hindi sinusuot, guys, sumasakit yung ganito ko, yung sentido ko. Saka yung dito sa may noo. Siyempre, isipin mo bakit sumasakit. Dati kasi, hindi ko alam na akala ko, pag sumasakit yung ulo ko, kulang ka sa tulog, o kaya yung gutom ka, di ba? Eh, busog naman ako. Tapos, may 7 hours naman akong tulog ka. O, ba't pag gising ko, masakit ang ulo ko? Hindi, ako lang di ulo. Dito lang sa may sentido. Saka dito sa may ano, sa may ano. Kaya pala, pag sinuot ko na itong salamin, mga 10 minutes, 15, nawawala sa mata nga na kailangan sa suotin siya. Pag nawala yung sakit ng ulo ko, tanggal ko siya. Kasi baka kailangan ng magpagawa ng pwede sa malapitan at sa malayo. First time ko kasi magsalamin, kaya tinanong nga kanya, sinukat yung grado ng mata ko. Sabi ko sa malapitan, okay naman. So, yung ginawa nila pang malayuan lang siya. Ito nga pala guys, na-segue ko pa yung tungkol sa salamin eh. O para medyo mahaba-haba naman yung video ko. Mabilis lang kasi mag-unboxing eh. Ito nga pala, terno ng laptop. Ito yung mouse na libre. Battery siya. Ito pala yung tawag dito. USB na isasaksak dito sa may tagiliran para mag-connect, para maligtad. Yun. Diba? Magkaterno siya. So, kahit na hindi ka gumamit dito sa may pad na dalawa yung magagamit mo ng wireless. Ito yung mouse pad. And dito maglalaro yung baga.
libre lang siya pero pwede na kaysa sa wala pa gagamit nito. Importante meron na siyang mga ano, nandiyan na lahat yung mga kailangan kong gamitin. Pina-install ko na dun sa may ano, sa may bilihan. At saka naka-English na siya. Siguro mga ano lang, mga weeks, days, weeks pag ginagamit siya nasasanay din. Siyempre, sa umpisa ganun talaga, di pa marunong. Kasi parang na-stop eh, na-stop yung kaalaman mo sa paggamit ng desktop or laptop. Eh maganda pa dito sa laptop kasi ano, hindi ka na magkukonek ng internet in, ano, LAN kasi wifi na rin, di ba? Kaya nipipick up niya na. Pipick up niya na kung ano yung mga gamit mong internet or bluetooth pag kinonek mo siya. Account ko. Ayan, makakapag-play na ako pag ano. Makikipag-play to play na sa mga chingo, mga group sa may, ano, sa grupo sa may, ano, sa YouTube. Yung mga upload. Bali yung last upload ko eh kailan pa, 1 week na yung Delicious Comparison of My Cooking, hindi na nasundan kasi busy sa trabaho guys. So ang free time ko lang dito talaga is ano, every sa isang buwan kasi meron kaming pasok, ay walang pasok na dalawang Sabado, dalawang linggo, dalawang sa ay apat na linggo pala. Dalawang Sabado may pasok siya. So first week ang pasok ko Lunes hanggang Sabado. And then sa susunod na Linggo, Monday to Friday na lang yung Sabado saka Linggo. And parang ano siya, alternate yung Sabado na walang pasok. Pero yung Linggo talaga continuous yung rest day. Eh yung pasok ko kasi dito sa Korean time 9 o'clock to 7 o'clock ng gabi. Pero magpiprepare ako ng magigising ako alas 7 para magprepare, pamiligo, kakain. Tapos yung napasok ako ng trabaho ngayon guys, ano pa, mga 30 to 40 minutes yung biyahe sa bus. Mayroon pang ano, may mga oras ng dating ng bus kaya inaalap ko, kaya mas maaga ako nagprepare kasi baka mali. 1 year din kasi ako natin sa trabaho eh. Yung meron wala ba, nag-ano lang ako, nagpo part time kasi last year yun medyo humina yung dati kong factory, so nagtanggal sila ng mga foreigner, kami yung napili ng kasama. Tapos yun, nag ano na lang ako, nag part time part time, may napapasukan kaya lang din ako continuous 3 months 2 months, tapos walang gawa, lipat na naman hanggang sa nagkaroon nga ng coronavirus. Lalong anong nagkaroon ng komplikasyon ng mga business dito. Kaya nga, pati bonus, pati kung ano-ano, wala. Nahihirapan din sila. Pero continuous pa rin yung ano nila, yung business nila. Kasi kailangan eh, di ba? Kahit naman sa lahat ng bansa, ganyan ang nangyari sa atin. Time. Sama ko na rin yan, bakit itong
Actually, matagal ko na itong nabili guys, kaya lang hindi ko siya nagagamit dahil nga sa kakulangan ng oras. Tsaka paglalabas kasi, maliit lang yung dala ko ng bag. Ganito lang, waist bag. Meron man akong bag na ano yung parang maliit lang siya, hindi yung cash lang. So, kasama ko na rin sa unboxing ko. Ito nga pala guys, yung binili ko dating ano, Osmo Mobile 3 Combo. Ito naman guys, pag ano, pag nagba-vlog ka, ito nagagamit siya. Unboxing ko na rin para makasama. Kasi hindi ko na alam anong ikukwento ko sa inyo. Ang dami-dami ko na segue na kwento. Sa trabaho ko, sa salamin ko. Ito, meron siyang mini bag, di ba? Ito guys, tinignan ko sa ano, sa YouTube yung mga nag-unboxing din at saka nag-explain. Sa Pilipinas na sa ano to, 7,000 o 6,000 plus din. Pero kung i-convert mo yung ano, yung Korean won to peso, parehas lang. Ito. Pero ano guys, yung series nito or yung labas nito, nag-start yata sa ano, sa 1, 2, 3, ngayon meron na yata. Hindi ko alam kung may 4 na to. Osmo DJI. Osmo Mobile 3 Combo DJI. Ito yung function. Wait lang, lalagay natin itong cellphone. Ganito kasi yan guys, paglagay yung cellphone. Ito siya. Bitawan ng vibrate. Itong gamitin. Ah, sorry naman, munta nga lang. meron pala siyang case kaya ayaw pumasok. Ay, munta. Kaya pala ayaw pumasok. Wala yung magkasya. Thank you.
camera, one Bluetooth. Yung Bluetooth daw hindi nakasundo. Ayan, Bluetooth connection. Ikot pala siya guys. Pag pinindot mo siya ng dalawang beses ulit, tatayo siya. Parang ano, landscape at saka, yun pa ba yung tawag dun sa isa? Hindi ko na alam. Basta, yun lang yung sinasabi ng monitor eh. Kasi itong ano neto, yung parang i-download mo siya sa cellphone. So magkakaroon sila ng ano, connect. Magkakaroon sila ng banding. Maganda to eh. Pinanood ko siya sa mga nag-aano dyan sa YouTube. Kasi mga gadget ngayon, kung di mo rin pag-aaralan, ang hirap gamitin. Lalo na mahirap man sabihin. Pagka may edad ka na, hindi ka masyadong mabilis pumikap sa mga gadget na bago ngayon, diba? Hindi katulad ng mga kabataan ngayon. Sa panahon nila ngayon, ang bilis nilang matuto. Diba, minsan 3 years old lang, 4 years old, ang galing nila sa cellphone. Okay? Aminin, tayong mga namulat sa ano lang, yung larong pang, ano, pang probinsya. Ngayon, yung mga bata kasi, online na yung mga laro nila, diba? Online games. Ang dami. Accessories din. Meron din siyang snake.
meron kang time para pag-aralan yung mga binibiling gadget kasi mahirap gamitin pag hindi mo kabisado. Ito, pwede pag hindi na lang mo siya, ito yung nagaya naman. Ito yung bag mo. Pwedeng paglagyan. Ito tak din siya. Cosmo DJI. Ito naman pala yung ito rin yung parang stand. Kasi once na ginamit mo ito guys, itinayo mo siya, tapos hindi na lang mo siya dun sa follow. Yung camera niya, kahit saan ka magpunta, susundan ka niya. Ganda rin ito eh. Kaya lang. Yan. Pwede kasi siyang ano, bitawan sa i-setup sa tabi. Tapos ibubukan mo lang itong mga tampaan. Ayan guys. Pwede na siyang nakatablo. Okay din. Kala ko din na mag-okay. Hindi marunong gumamit ko. Pinindot mo pala ng tatlong beses dito yung camera, pupunta sa harap. Pag tatlong beses, dito pala yung function niya sa likod, yung ano, front back ng camera. Hindi mo na kailangan i-touch na ganito. Ay, kulang sa ano, practice. So yan guys, yung mga unboxing ko, bali dalawa itong computer laptop, and then itong ano, mobile ko, mobile 3 combo na Osmo DJI, saka yung mouse. And then yan, ito pala yung isi-share ko na rin. Ito yung bali nire-rent ko dito sa store. Hindi nga yung isang kalaki yun. Ang dalawang room, tapos meron siyang kitchen. Ayun guys, so may siya. So, para ka lang ano, nagbo-board dyan sa Manila, sa Pilipinas. Kaya, tapos yung family mo, nakakausap mo ng umaga at saka gabi. Minsan, kung may time, kahit nasa trabaho, mag-earphone lang. Meron din ako dito. Maliit. And then, ayun ito. Ganito. Bluetooth siya. Nakaganyan lang. Tapos, i-gaganito mo lang. Pag tumawag ka sa messenger, so, kahit nagtatrabaho ka, gumagalaw yung o gumagawa ka, hindi nakakabala. Kaya lang, medyo mahina lang yung boses mo. Tsaka, saglit lang. Tantang pagka na init.
hindi napapawi yung pangungulila mo sa pamilya, narinig yung boses nila, o kung may importante kang kailangan sabihin o ipaalam, mabilis na, di ba? Hindi katulad yung panahon ng ano, ng mga Saudi-Saudi pa noon, ang sulat-sulat lang, matagal ang mga communication. Hindi katulad ngayon, on the spot, kahit nasa ang sulok ng mundo, pag meron kayong mga Facebook, mga application, mga Gia, Twitter, IG, di ba? Messenger, kung ano-ano pang mga free, ano ngayon na communication about sa internet. Madali kayo mag-communicate. Kahit nga yung mga classmate mo noon, mga kababata mo noon, dahil may mga Facebook na may connection. Andali nyo makapag-usap, andali nyo magkamustahan. Andaling, ano mo na, pagka merong, kamusta na, alam mo na yung kasunod nun, di ba? Pero kung ano, kung nakakaluwag ka naman, kung meron, pwedeng tumulong, tutulong. Alam kung gipit din o sumasakto lang din. Wala eh, di ba? Sorry lang. Pag natsyempohan na meron, pwedeng magbigay, bibigay. Kahit sa mga family, kapatid. Ganun naman ang ano, yung buhay natin, di ba? Pag nasa abroad ka, isip ng tao talaga na nakakaluwag ka o akala nila marami kang ipon. Hindi nila alam na ano yung buhay abroad kasi pagdating ng sahod, meron siyang mga pinupuntahan. Mga budget sa mga panggastos ng bata, mga allowance nila, mga tuition fee, mga binabayaran mo sa Pilipinas, mga SS, PhilHealth, dito, kung saan ka naroon, kung nagbabayad ka ng bahay, nagre-rent ka lang, hindi ka naman residential, di ba? Yan yun, yun, may maitatabi ka, lumalabas ka din pagka rest day. So, may inuhugod ka rin na allowance mo para sa sarili. Tapos meron kang pampatanggal na stress, paglalabas kayo mga kaibigan nyo, punta kayo ng mga mall, window shopping ba, o tawag nila dito sa Korea is eye shopping, pero pag may nagustuhan ka, naisip mo meron kang konting sobrang pera, bibilin mo, di ba? Tulad ng mga tulad dito sa Korea, yung season dito is apat, winter, autumn, tapos yung ano pa ba yung kalimutan ko, basta yung summer, di ba? Spring, yon. Summer, spring, autumn at saka winter. Pag winter, ganito katulad nito, ano nga na ngayon eh, autumn, o parang spring yung autumn eh. Yung autumn pa rin, papasok na yung lamig. Pagka October, November, December, October, November, hanggang kalahati ng December, parang ano, Bagyo sa Pilipinas dito. Pagdating ng December, January, February, March, yan, malamig na. Patong-patong na yung suot mo, lalabas ka lang, talagang makakamkano pa pa. Hanggang lamig. Pagdating ng spring, yun, papasok naman yung tag-init. So, parang magiging yung Bagyo hanggang bumababa ka ng papuntang Manila, yung painit na painit. Ang summer kasi dito guys, ano lang, starting ng June, July, August, September kasi pala nun yun, September, October, September, October, November. Hati-hati yung ano, yung one year na yun sa apat na season. Pero parang mas mahaba ang winter dito. Mga 4 to 5 months. Yung tatlong season maghahati lang. So, wala na akong alam sabihin guys, kaya tapusin ko na tong unboxing vlog ko na may kasamang chika. Bye guys, have a nice day and keep safe lagi, and
salamat sa mga nanonood ng aking video. Ito ay upload ko mamaya para meron namang kasunod yung last na upload ko. Thank you sa panonood.